Si Honda DU110 ang most requested na maipicture sa YouTube channel natin. So, nakikurious ako kung bakit ito yung palagi nilang sinasabi or nire-request na maipicture. So, ngayon guys, alamin natin kung bakit ano. So, yung nasa harapan nga pala natin ngayon guys is yung Honda DU110 Sports Red. So, pagdating dito sa front guys, kung makikita nyo, kanina kasi guys, no, nung binirol ko to, ang una ko talaga napansin sa kanya guys is yung kanyang daytime running light, which is yung dito banda sa kanyang headlight, no? Check natin. Yan. So, kita nyo naman guys, ano, napaka-stylish, ano, napaka-elegant talaga ng kanyang daytime running light. So, ito yung nag-caught ng attention ko. So, dito pa lang guys, walang-wala na bentang-benta na si Honda Dio. And then, pagdating dito sa kanyang headlight, dito banda sa baba, ang napansin ko din guys is naka-fully LED na siya guys, no? At the same time, pagdating sa kanyang turn signals, naka-bulb type pa rin. Pero kahit ganun pa man guys, kita-kita nyo naman, kumpara sa ibang turn signal sa mga motor, mas malaki yung kanyang bulb. So kita nyo naman guys, napakaliwanag ano, kahit na naka-bulb type pa rin siya. At saka yung napansin ko din guys, aside sa color niyang pula, no, meron din pala siya ditong ano, parang glittery na dark gray matte, no, na texture ng kanyang fairings, which is yun yung nagbibigay ng ano, perfect combination sa red, no? Napaka-elegant talaga tingnan. Kumpara sa ibang mga scooter, kakaiba yung kanyang suspension. So, itong suspension niya sa harapan, guys, is bottom link. And then, pagdating naman dito sa kanyang rims, siya ay mayroong steel rims at 10 inches wide tires. Then, yung sukat nga pala ng gulong niya dito sa harapan, guys, is 90 by 100 by 10. So, kita nyo naman, guys, napaka-astig, ano? Ganda, ang ganda ng pagkakamotor nung kanyang front wheel, no? So, pagdating din dito sa kanyang rims, ano, kakaiba din, guys. So, ito, guys, is yung sinasabi ko kaninang steel na. Yan, tapos dito, may cover din yung kanyang suspension, no? So, ito, guys, is a plastic. Yan, plastic yan. Tapos dito sa kabila, plastic din. So, napakaganda. No, so first time natin maka-encounter ng ganitong gulong sa scooter. So ito yung pinakabagong labas ni Honda last year ata, no? Just comment down below guys. Kasi hindi ko masyado na ano to si DU eh, kasi first time natin tong ma-encounter ngayon. So pagdating naman dito sa gilid, yan, meron siyang decals dito guys, no? Ang nagustuhan ko sa kanya guys is konti lang yung decals, kasi para sa akin, the more na mas konti yung decals, the more na mas malinis tingnan. So yun yung nagustuhan ko dito kay Honda Dio. So ito na nga yung kanyang fairings na matte, glittery gray na parang asteroid black. Tapos yung kanyang decals na may nakalagay ng motor scooter. Tapos dito guys, meron din pala siyang angulo ng parang carbon fiber, pero ang pinagkaiba lang is pula. Yan. So hanggang dito, eto is decals to guys. Tapos pagdating sa gilid, meron siyang nakalagay na Dio. Then ito decals. Yan guys, so wala ka na masyadong ibang makikita dito. Ikutan natin. Yan, decals lang din na Dio. Tapos same lang din dun sa kabila. And ang nagustuhan ko din pala sa kanya guys, ano,
Ngayon ko lang kasi nakita, kasi nung sinerch ko to kaya Uncle Google, hindi ko napansin na meron pala siyang combi break. So ngayon nakita ko siya, no, na meron siyang sticker dito ni combi break. So isa din to sa nagustuhan ko kay Honda Dio, dahil nga equipped na siya ng combi break. So meaning pag halimbawa mag brake kayo dito sa left side, no, 70% ng brake mag-i-engage doon sa rear wheel and 30% dito sa front wheel. So napaka-advantage niyan, guys, lalo na pag halimbawa nasa high speed ka, no? Hindi ka na mararattle kung ano ba yung brake ang uunahin mong gagamitin, yung front ba or yung rear wheel ba. So ano, pihitin mo lang tong brake lever dito sa left side and mag-i-engage na yung inyong combi brake. So ngayon, guys, dito naman tayo sa kanyang bandang handlebar. So pagdating sa kanyang side mirror, guys, no, napakalaki na ng kanyang side mirrors kung mapapansin nyo, no, para siyang dahon type. At the same time, pagdating naman dito sa kanyang grips, yan, guys, yung texture ng kanyang grips, guys, is obviously naka-rubberized pa rin, pero wala siyang bar end, di katulad ng ibang scooter. So kahit ganun pa man, napakaangas pa rin. Tapos pagdating sa kanyang mga brake levers, naka-mat yung kanyang finish, yan, matte to, guys. Then pagdating dito sa kanyang dashboard, guys, no, kitang-kita nyo naman, guys, na naka-ano siya, analog type pa rin. Pero kahit ganun pa man, kitang-kita pa rin lahat ng information na kakailanganin nyo para dito sa motor na to. So yung nandito, guys, is yung kanyang yan, turn signals indicator. Tapos meron din siyang high beam, low beam, ito. Tapos ito yung kanyang tachometer. Tapos nandito yung kanyang speedometer. Tapos kung ilan na ba yung tinakbo nyo. Tapos may nakalagay dito na motor scooter. Then dito sa right side, nandito yung fuel gauge indicator. So yan, guys, no, kahit na naka-analog pa rin siya, nandito lahat ng mga information. So yun yung nagustuhan ko dito kay Honda DU110. At the same time, meron na din siyang logo dito ni Honda. Yan. So pagdating naman sa kanya mga switches, guys, yan, meron siyang electric start, yan. Tapos dito sa left side, meron siyang high beam, low beam, turn signals, horn. Yan. So ito yung horn niya, guys, oh. Check natin. So para sa akin, guys, tama lang yung horn niya, hindi siya ganoon kalakas at hindi din siya ganoon kahina. So para sa akin, goods na goods to. Tapos pagdating naman sa kanyang key, so sa mga nagtatanong, yung key niya po, guys, is a typical na mechanical key, hindi pa po siya nakakiles. Tapos dito, meron din mga information dito, guys, you know? So nandito yung pagalimbawa, o-open mo yung seat, nandito, meron din siyang push dito para sa seat. Tapos meron din siyang yan, headlock. So dagdag security features dito sa motor na to, nang sa ganon, secured na secured yung motor ninyo pag halimbawa ipapark ninyo sa palengke or kung saan man kayo magpapark. So yan. Tapos pagdating dito, guys, sa kanyang gulay board or footboard, napansin ko, guys, ano, napakalawak ng kanyang footboard. Para sa akin, guys, napaka-advantage na may malawak kang footboard, no, nang sa ganon marami kang mailalagay dito na mga ipamimili mo, ano, mga karton, mga grocery, advantage yan. At the same time, pag halimbawa may height ka na, ano, 5'8", 5'9", talagang matangkad ka, hindi ka na mamomroblema na baka sumangko yung paa mo dito, kasi nga napakalawak na ng kanyang footboard. Then pagdating sa texture ng kanyang footboard, guys, hindi ka na mangangamba na baka mag-skid yung sapatos mo, kasi meron siyang mga angulo dito na parang merong mga tusok-tusok, no? Para kasi ito sa ano, sa sapatos, na pag halimbawa basa yung sapatos mo, no, mapipigilan niyang mag-skid yung sapatos mo. And then aside from that, guys, meron ka din po nga lagayan ng plastic, ano. So ito, meron siyang hook sa harapan and meron din siyang hook dito. Yan. So talagang napakarami mong paglalagyan kung halimbawa mamamalengke ka or magmumoling ka. So para sa akin, goods na goods to, no, lalong-lalo na pag halimbawa gagamitin mo tong si Honda Dio, ano, sa business mo or kung nagdi-deliver ka, pwedeng-pwede ito, kasi nga marami kang paglalagyan ng mga paninda mo. So ngayon, guys, dito naman tayo sa kanyang upuan. So kung mapapansin nyo, guys, no, ang upuan niya, guys, napakalapad.
So para sa akin, napakaganda at advantage nito, no? Pag halimbawa sa mga long ride, hindi nasasakit yung puwet nyo nito. At the same time, napaka-comfy siya, no? Napaka-comfortable to para sa driver at para din sa angkas kasi nga napaka-generous ng kanyang seat cushion. Then pagdating sa texture ng tela ng kanyang seat, medyo dulasin siya. So, medyo dudulas po yung pants nyo dito pag silky po yung quality o yung texture ng pants niyo. Pero para sa akin, okay lang naman kahit ganito, ano. Then, meron siyang stitches dito. So, ito yung nagsisignifies na gawa talaga siya sa premium quality materials. Ngayon guys, i-check naman natin yung kanyang seat storage. Yan. So, pagdating sa kanyang seat storage guys, meron siyang malaking seat storage na 14.4 liters. So, sa 14.4 liters, guys, marami ka nang mailalagay dito. Gaya ng raincoat, bag, cellphone, wallet. Talagang marami ka nang mailalagay dito, guys. No, para siyang mini PCX or mini ADB ni Honda. So, para sa akin, goods na goods to. At the same time, ang napansin ko din, guys, ano, meron din siyang tool organizer dito. Yan. So, ito yung tools niya, guys, pag binili nyo to. Then, ito. Yan, meron siyang lagay ng tools dito. Tapos, pwede din kayong maglagay dito ng papel ng motor ninyo, papel ni Honda Dio. Tapos, meron din siyang manual, guys. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya, guys. Napaka-organized ng kanyang seat compartment, ano, aside sa napakalaki niya, no? Then, pagdating naman sa kanyang fuel tank, meron siyang fuel tank capacity na 5.3 liters. Tapos ang kanyang average fuel consumption, no, kiniklaim kasi ni Honda na 58.3 km per liter. So kitang-kita nyo naman guys, napaka fuel efficient pala ng isang to. So sa 1 liter, malayo-layo na yung matatakbo nyo niyan. Tapos i-times mo pa sa kanyang fuel tank capacity na 5.3 liters, eh talaga nga pwedeng-pwede to pang long ride. Then pagdating naman sa grab bar, yan, napansin ko din sa grab bar guys, ano, meron siyang malaking grab bar dito. Pagdating sa kanyang quality sa paint, same lang din sa color ng fairings, ano, na parang may pagka-asteroid black or dark glittery gray matte, no? Talagang ganda ng pagkaka-paint. Then dito naman sa taillight, yan. Pansin ko lang ah, pagdating sa taillight niya guys, napakalaki talaga ng kanyang taillight. So sa mga nagtatanong siya po ay naka-halogen or bulb type. Yan, sa tail at saka maging sa kanyang turn signals. Pero para sa akin, napaka-advantage na naka-compact na yung kanyang taillight. Nang sa ganun, wala kayong ibang iintindihan pag halimbawa sasampay yung OBR ninyo na baka may mabali. So para sa akin, napakagandang design to para dito kay Honda Dio. Tapos equipped na din siya ng reflector, no? Tapos dito may nakalagay na Honda and of course yung kanyang tail fairing sa likod or fender. So to, ganda. Napakalapad din pala ng kanyang fairing sa likod, oh. Yan. So, napansin ko din guys, ano, aside sa meron siyang electric start, meron din siyang kick start. So, para sa akin, napaka-advantage nito. Nang sa ganun, pag maubusan kayo ng battery, hindi ka naman mamroblema guys na baka magtulak kayo. Pag halimbawa, naubusan kayo ng battery sa isolated na lugar kasi nga, meron na siyang electric start. Yan. Tapos, meron siyang center stand. Yan. Tapos, yung apakan ng angkas. Eto. Then, kanina, chine-check ko kung may side stand. Sabi nung staff ng Honda, wala daw siyang side stand. So, yun lang. So, every time magpa-park ka nito, guys, easy center stand mo siya. No? Pero kahit ganun pa man, wala na mga epekto yun eh sa performance ng motor. So, at the end, performance naman ng motor talaga yung ating hinahanap. No? So, ngayon, i-check naman natin dito sa kabilang side. Yan. So, pagdating sa kabilang side, guys, pansin nyo, guys, no, napakaganda din ang kanyang tambucho. Tapos, meron na din siyang equipped na heat guard. Safe na yung paa nyo dito pag halimbawa sasampay yung OBR nyo or kayo. Then, pagdating naman sa tire dito sa likod, check natin yung sukat. So, pagdating sa tire sa likod, guys, meron siyang sukat na 90 by 100 by 10, no? Napakalawak din ang tire niya sa likod, no? Katulad ng dito sa harapan. So, para sa akin, no, goods na goods to, lalong-lalo na sa mga mababatong lugar, no? Hindi niya na masyado iindahin yung mga bato-bato. Tapos, pagdating naman sa suspension niya sa likod, guys, naka-single shock swing arm siya. Then, dito sa kanyang braking system sa likod, naka-drum brake pa rin po siya. Pero kahit ganun pa man, kapit na kapit pa rin po kahit na naka-
drum brake siya. Kasi naman before naman nauso yung disc brake is nauna naman po natin nakasanayan ang drum brake. Then napansin ko lang din guys ano, napakalinis ng design niya dito kasi meron siyang mga harang dito pag halimbawa dadaan kayo sa mapuputik na lugar, no? Safe na safe yung engine nyo guys kasi ang dami niyang cover dito. Yan. So talagang malinis ang pagkakadesign ni Honda dito. So ngayon naman guys, tatalakay naman natin yung kanyang engine. Check natin kung gano'n siya kalakas. So pagdating sa kanyang engine guys, meron siyang 109cc to be exact. Air-cooled 4-stroke single overhead cam. Tapos pagdating sa kanyang max power, meron siyang max power na 5.89 kilowatts at 7,500 RPM at max torque na 8.91 Newton meter at 5,000 RPM. Pagdating sa kanyang ground clearance guys, meron siyang 158 millimeter. Para sa akin, tamang-tama lang yan, no? Hindi na yan na maabot sa medyo malalaking humps at malalaking bato, no? Makakaiwas na din yan sa gas-gas. Lalong-lalo na yung ilalim na bahagi ng motor na to. So in that way guys, makakaiwas kayo sa sakit ng ulo. So si Honda Dio guys ay mayroon seat height na 765 mm. So sa height ko na 5'5 guys, yan. Medyo nakatiptoe tayo ano. At the same time, sa mga may height na 5'4, 5'3, 5'2, kayang-kaya itong abutin. Tapos kung halimbawa meron kayong mataas na height, katulad ng 5'8, 5'9, no? Wala na po kayong ibang alalahanin guys na baka hindi magkasya yung height nyo dito kasi nga napakataas ng ground clearance niya, napakataas din yung kanyang seat height at the same time napakalawak ng footboard niya. So sa mga height na 5'8, 5'9 no, pwedeng-pwede po si Honda Dio sa inyo. Yan. So 5'5 po ako, napakalawak pa rin po ng legroom. Yan, kita nyo naman po. So yan guys, kung halimbawa interested po kayo dito kay Honda Dio 110, pagdating po sa kanyang cash price ano, meron po siyang cash price na 54,299. Tapos meron po siyang down payment, no? Pag halimbawa gusto niyo po ng hulugan, meron po siyang down payment na 6,010 pesos. Tapos meron po siyang monthly amortization for 36 months na 2,708 pesos. So kung halimbawa guys, gusto niyo nang may pagpipilian sa kanyang monthly amortization for 12 months guys, ito po yung kanyang monthly, and then for 24 months guys, ito po yung kanyang monthly. So yan guys, ito pong store nila is located po dito sa Honda Motor Joy Apukong Tagum branch, no? In front lang po siya ng Micus Brew. Tapos na natin i-review at i-walkthrough tong si Honda Dio 110. So kung may katanungan kayo guys regarding sa motor na to, comment lang kayo sa baba. At kung meron pa kayong motor na gusto ipa-picture sa akin, comment lang din kayo sa baba. And of course guys, please don't forget to follow and like my Facebook page, Langga Gale Moto Vlog.